Nestor, ano ba yung dahilan ng naging pagsabog ng paggawaan ng paputok dyan sa Bukaw? Aga yung ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection at ng Philippine National Police hinggil dito sa nangyaring pagsabog ng paputok. Pero isa sa dahilan ay yung paglihab nga o yung kwitis na o pulbura dito sa nasabing paggawaan ng paputok. Wasak ang kubo at nagiba ang pader sa lakas ng impact ng pagsabog ng paggawaan ng paputok sa Barangay Bunlo sa bahay ng Bukawi, Bulacan kahapon. Isang 49-anyos na nanay ang nasawi na nagngangalang si Risa Villanueva. Ayon sa kaanak nito, gumagawa ito ng kwitis sa loob ng kubo. Sa hindi naasaang pangyayari ay aksidenteng nagliyab at sumabog ang ginagawa nitong kwitis. Bali, ano to yung gawa? Bukod to sa Bunlo, private property to eh. Ang ginagawa niya dyan, mga kwitis lang talaga. Yung ano ng kwitis, yung pinakabam. Yun, mga oras na yon, hapon eh. Hindi niya siguro kalain na mag-i-spart. Wala na siya nang nagawa. Eh, ganun lang kabilis ang paputok dito. Pag sindi, saglit ka lang din. Sinubukan pa sanang i-revive ang biktima sa Bulacan Medical Center, subalit dahil sa tinamon itong sunog sa katawan at naputol na kaliwang binti ay hindi na rin ito nagtagal. Ayon pa sa bayaw ng biktima na si Loyabel, kamamatay lang ng kanyang kapatid. Anya, pinatigil na nila ito sa paggawa ng paputok, pero nakiusap anya sa apat na anak. Natatapusin niya lang hanggang Disyembre ang paggawa ng kwitis at hihinto na siya. Pero yun pala ang huling sandali ng kanyang buhay. Sabi niya nga na, maski ako, sinabi ko sa kanya na, tigilan niya na. Pero tatapusin niya lang doon Disyembre na to. Hindi na siya ihipon maputok dahil nga halos nagdadalawang taon pa lang yung kapatid ko na mamatay na inatake rin yung asawa nga ng biktima. Samantala, ayon naman kay Robin Del Rosario, barangay chairman ng Bunlo, nakahanda silang mag-abot ng tulong sa pamilya ng biktima. Aalamin din nila kung sino talaga ang nagmamay-ari ng nasabing gawaan ng paputok at magpapatulong sila sa Bureau of Fire Protection at Philippine National Police kung sino ang may pananagutan dito sa nangyaring aksidente. Lalabas po sa tamang investigasyon, tamang impormasyon, na kung saan na malalaman na may pananagutan kung sino man po yung dapat na papanagutin, ay kailangan po talaga po nilang tumulong at maging po ang sagot ng barangay ng Bunlo ay dapat tumulong sa naiwan pong pamilya. Sa ngayon, wala pa namang inilalabas ang BFP at PNP sa naging resulta sa kanilang investigasyon. Aga, sa ngayon nga ay dito ako sa lugar kung saan nga ay ganap sa aking likuran yung pagsabog ng nasabing gawaan ng paputok o kwitis dito sa lugar. At kung mapapansin natin, ito ay private property. Pero sa ngayon ay nag-iba yung pader sa lakas ng impact. At kanina nga ay naalis na rin yung mga bubong at mga yero na kung saan nga pati yung kubo ay nawasak. At inalis na rin dito sa lugar at nilinis na rin ng may-ari ng compound. At yan, Motilites Live mula dito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa iyo. Aga. Maraming salamat, Nestor Torres.